Isaias, ikabanata sa is, talata 7. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Basahin ninyo po ang talata 5 ay sinasaad dito na sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Kung inyo pong maiintindihan ng lubusan, ang taong ito ay nagpakumbabang inihayag na siya'y isang makasalanan. Ngunit kung tayo ay magsisisi at tatalikuran ang ating mga kasalanan, ay tayo ay agarang patatawarin ng Amang nasa langit, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. May mga talata po akong babanggitin na ito'y nahahawig sa Isaias, ikabanata 6, talata 7. Mga Gawa, ikabanata 2, talata 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Mateo, ikabanata 3, talata 2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mateo, ikabanata 4, talata 17. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ika-isa, Juan, ikabanata 1, talata 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Marcos, ikabanata 1, talata 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Lucas, ikabanata 13, talata 5. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.